guys. Good afternoon mga kadayana. Welcome back to my channel. And for today's video guys, ali kayo guys. Samahan nyo ako sa aking makalat na room. Kain tayo guys. Kasi just came from Manda Market and wala pa akong nagagawa. Makalat ang aking room guys. Kasi ayan, lahat ilalagay ko na siya sa box. Magbabox na ako guys. Ilalagay ko na lahat ng mga damit ko sa aking box. Kasi hindi ko naman nagagamit guys. So papalipad na natin lahat. Ilalagay na natin lahat sa box. And bago ko gagawin yan guys. Kasi hapon na. Our time is already 3:30 in the afternoon. Kasi nga naglagalag ako guys. Gumala ako sa... Umikot ako, naghanap-hanap ako ng pintura ng sasakyan. Kasi malapit ko na naman ipapasing ang aking car. And yung mga salbahi dito guys, may mga guhit-guhit yung aking sasakyan. Tapos tinanggalan pa nila ng ano, yung pinaka-frame niya sa aking bintana. So yun. Kailangan ko na namang pipinturahan guys. Mahal pa naman guys pag ano. So ayan guys, samahan nyo muna ako guys. Kumain muna tayo ng noodles. Kasi hindi pa ako nagluto. Namalengke ako ng ano, ng puro gulay. Tapos chicken. Kasi sa Sunday guys, pwede na kaming kumain ng meat. So ang first choice kong kakainin is chicken curry. Kikrave talaga ako ng chicken curry, but for now magnoodles muna ako guys kasi bawal pa ng karne. So ang pinamalingki ko muna is gulay pa rin guys. May fish pa naman kami ni Norilyn channel dyan sa ref niya kasi namalingki nga kami ng Friday. So, ayan. Ako naman namalingki ako ngayon ng gulay. So, ayan. Alin na, guys. Kain muna tayo ng noodles. May kasamang itlog. Bumili ako ng Pepsi. Tapos, bumili ako ng mango. Pero, nakalimutan kong bumili ng baguong. So, kaya makalat ang room ko, guys. Then, I have orange dahil kailangan ko daw guys ng kailangan ko daw ng vitamin C kasi yung aking ano ganyan siya guys oh. Nagsugat-sugat yung aking labi, ang tagal gumaling. So, sabi nila kulang daw ako sa vitamin C. So, kakain ako ng orange. Yan guys, kain tayo. Mamaya magluluto ako guys. Pakbet. Kaso nga lang nakalimutan ko bumili ng bagong isda. May bagong alamang si Yaya doon sa taas. Pero mas masarap kung bagong isda. Bumili ako guys ng sitaw, kamote, ano pa ba yung binili ko? Hindi ko matandaan guys. Gumala ako guys. Umalis ako sa bahay ng 11 o'clock. Karating na ako dito ng almost 4 o'clock na. So wala na naman nagawa. So yan, magbabox na ako. Babalutin ko yung box ko mamaya tapos lalagay ko yung mga ano bago ako magluto ng dinner. Kasi babaunan ko bukas si Norilyn channel. Kawawa naman guys. Kawala siyang pagkain doon. Nagbaon naman siya ng bigas. Laglag guys. Ang daming gamit guys, ang daming damit si Kadayana. Pero hindi naman niya nagagamit.
Rine-ready ko na guys yung box ko kasi nga pinapauwi ako ng amo ko ng June 15. Pero kailangan kong bumalik ng 11 ay ng July 16. Kasi aalis sila guys ng July 12, magbabakasyon sila. Eh, dati naman guys, buong lahat ng mga kapatid ko pwedeng matulog dun sa kanila, or kung nagbabakasyon ako, pwede yung kapatid ko ang iiwan ko doon, pero aywan ko, nagbago na sila ngayon guys. Sinadjust ko guys na iwanan si Noriling channel, pero ayaw na nila guys, aywan ko ba. Gusto na nila ako na lang guys. Eh, parang gahol naman yung oras ko kasi hindi pa sure yung graduation ng anak ko. So, gusto na nila akong pauwiin ng June 15. Pero pabalikin nila ako ng July 16. So, hindi ko alam guys kung anong gagawin ko. Hindi ako makatanggi dahil sila yung bibili ng ticket ko. Ang mahal pa naman ang ticket ngayon guys. So, blessed ako kasi sabi ni madam, sila yung naghahanap ng ticket ko guys. So, once na sila ang tumatrabaho, ibig sabihin guys, sila na naman ang magbabayad ng ticket ko. Kaya, yun, hindi ako makatanggi guys. Kailangan ko talagang makabalik ng July 16. Hindi na lang sana ako uuwi guys kasi wala nga akong pera, wala akong ipon. Feel bad naman ako sa anak ko kasi nagpo-post pa siya dyan na may mga patama guys yung mga post ng anak ko. Alam ko kailangan na rin ako ng anak ko guys kasi dun sa post niya kahit malaki na daw siya, malaki na daw siya guys, kailangan pa rin daw niya yung nanay niya. Kaya yun. Nakikiusap sana ako sa kanya guys na huwag muna akong umuwi kasi nga baka kung magastos ko yung pera na hinahanda ko para sa pagpasok niya. Eh kaso nga lang, sabi niya, sino naman ang mag-ano sa akin, magsasama sa akin sa stage daw. Kaya na-feel bad talaga ako guys. Uuwi talaga ako kahit saglit lang ako doon. Kailangan ko nang bumalik kasi kailangan ko magtrabaho at mag-ipon kasi grabe ang gusto niyang kunin kurso guys. Gusto niya kumuha ng loan. Nag-aaway nga kami guys kasi sabi ko matanda na ako. Baka bago ka makatapos wala na ano na ako ko yung bang tawag dito, uugod-ugod na ako. Sabi ko sa kanya guys. Pero ewan ko guys. Parang di ko siya mabago na baguhin yung kanyang gustong kuning kurso. Nag-aaway nga kami guys eh. Pero anong magagawa ko guys kung yun yung gusto niya, diba? Sabi ko sa kanya, kaya mo ba? Baka manawa ka lang basa ng libro. Sabi naman niya guys na kaya yan, sabi naman niya guys. So, iwan ko lang. Bumili pa ako nito guys. Parang bata, diba? Nag-pre-crave.
Tapos bumili ako ng boy bawang. Lagyan ko yan ng suka mamaya guys, kakainin ko. Pero bago yan, magbalot muna tayo ng box para sa ating mga bagahe. So ipapakita ko sa inyo guys ang mga bags na ipapadala ko. Pero I think, ayun guys, ang cute diba? Papadala ko na lahat guys kasi hindi ko talaga siya nagamit guys. Oh, binili ko pa ito noon, 15 BD 900, ang mahal. Pero hindi ko siya nagamit. Ilang taon na siya sa akin ito guys. So papadala ko na sa mga pamangkin ko. Kasi baka sa tagal dito guys na nakatago lang, magbabakbak na naman. Kasi may bag ako noon na binigay ng amo ko, napakagandang bag. Pero yung mga branded pala na mga ganun guys, mas madali pa siyang magbabakbak at masisira. Itong bag ko na ito guys, bigay, regalo to ng friend ko noon. Ang tagal na to sa akin. Pero as hindi ko talaga nagagamit. So ipadala ko na rin siya sa Pilipinas. Pero aywan ko, baka ito na lang ang kakargahin ng aking box. So ito naman, bigay din ng aking friend. Bigay din ng aking friend ito. As in, hindi ko rin nagamit. Pero natatakot ako guys na masisira na lang. Kaya inayawan niya ito guys. Kasi wala siyang ganito. Wala siyang ganito. Yung ano ba? Wala siyang ganito. Ganyan lang siya. Kaya binigay niya sa akin. Pero bago pa siya. So ipadala ko na sa Pilipinas guys. Kasi ang dami pong pamangkin na mga dalaga. Yung mga nag-aasikaso sa bahay ko. So ito naman guys, napakaganda. Hindi ko na ito pinakita kay Yaya at saka kay Noreline Channel. Bigay ito ng amo ko guys. So ang ganda o. Pero ipapadala ko na siya sa Pilipinas para magamit ng mga estudyante doon na mga dalaga. Kasi dito guys, bahay trabaho lang naman tayo. Hindi natin magagamit ito. So bigay na natin sa kanila guys. Kasi at least dito, makakabili naman tayo kung gusto natin. Ito guys, bigay din ito ng amo ko. Puro bigay ito guys. Magaganda pa diba? Oh, grabe guys, yung amo ko na yun. Sobrang dami ng kanyang bag at saka mga damit. Yung mga karamihan sa mga damit na bigay niya sa akin. Saka ito, itong mga bag sa kayon. Yan, parehas sila. Itim lang itong isa, yung isa green. Yan, bigay niya yan lahat guys. So, ibibigay ko na dun sa Pilipinas. Yan. Pero nag-worried ako guys. Ito guys, bigay, isang tao lang nagbigay ng dalawang yun. Saka ito, diba ang cute ko. Cute talaga siya guys. Plus ito. Pero ayaw kong ibigay ito sa akin. Maiiwan na lang ito. Kasi bigay niya to eh. Ayan. Tapos ito guys, ito binili ko pa ito noon, matagal na rin ito, di ko rin nagamit. May pares itong damit ko eh, may damit akong kaparehas niya, blue rin yung damit ko na yun. Pero ewan ko yung damit ko na yun kung nandyan pa ba or naipadala ko na siya sa Pilipinas. Yan guys, ang cute niya. Pero ipadala ko na rin sa Pilipinas kasi lahat guys talaga hindi ko siya nagamit. Hindi ko talaga siya nagagamit guys. Tapos ito, oh, diba guys, mga bago lahat dyan. Marami na ako guys na ipadala sa Pilipinas na mga bags, ang dami. Ito naman bigay ng isang amo kong cute siya. Tapos ito tsaka ito, yung dalawang malalaki na yun tsaka ito, isa lang nagbigay guys. Kaya yan, ayan. So, hanggang dyan na lang muna guys ang aking maishishare kasi mahaba-haba na siya. So, see you in my next vlog guys. To be continue ang aking aking mga damit sa paglalagay ng sa box. Papakita ko sa inyo ang mga damit ko guys na napakarami pero hindi ko naman nagagamit. Yung kung ano lang yung gusto kong isuot papuntang trabaho, yun lang nang yun. Kaya yun. Sabi ko ipadala ko na lang lahat sa Pilipinas para magalit sila doon. So hanggang dyan na lang muna guys. See you in my next vlog. See you in my next video. Thank you for watching and thank you for always support Diana Mix Vlog. Bye bye. Bless
Friday to all of us. Bless Good Friday to all of us. Keep safe, everyone. I love you all. Bye-bye. See you on my next vlog.